driver ako. 20, kasi nung dumating ako dito sa Lingay na 1993. Dito na ako nakapag-asawa, nag-drive ako ng jeep, nag-drive ako ng tricycle. Sa tricycle ako tumagal na makabili ako ng tricycle. Ito na, pamumuhay namin, maayos naman. Masaya sa pagmamaneho ng driver, pagbiro-biroan kayo ng mga driver, makasamahan mo hanggang sa tumakbo ko bilang Vice President ng TODA. Nanalo ko at 3 years ko sa Vice President at tumakbo ulit ako ng Presidente. 2 terms ko na sa Presidente. Napakasarap ng maging driver. Kasi kasama mo, kalimbukan mo kung sino-sinong tao. May mabait, mayroong hindi mabait. Kaya nagpapasalamat ako sa buong lahat dito, sa mga mayan namin dito, no? Ang pinahiran namin dito ngayon yung kalinisan. Kasama namin ang aming kapitan na si Jojo Biray, na kasama namin lahat, pati mga kagawad sa pag-aayos na ngayon. Tulad ng ginagawa ngayon, paglilinis sa mga kanal, ang linis dito, nakita nyo naman siguro, nililinis na, binubuhay na nila sa tulong ng ating congressman na pagsasaayos, at pinuporsigin niya yung congressman Juanco ang pagsasaayos ng aplaya. Kasi itong aplaya, number one problema dito talaga itong pagbaha. At ito na yung pinagawa ni congressman Juanco. Yung pinagawa niya dito na hihigop sa sa baha, yung mga grainies po, pinag-umpisa na ni congressman Juanco. At nakikita ng mga kasamaan ko na 150 families ang membro ko, iba pa yung residente. Pag nagtatanong sila sa akin, sino nagpapalinis, galing yan kay Congressman Juanco. Dahil kasi, yung pinagdaing natin, binibigyan na ng solusyon. Masaya po maging driver, number one po yan. Number one, masaya. Tuwan-tuwa kami, lahat dito ng mga kasama ko, mga TODA ko, na mabibigyan kami ng beneficiary ng AKAP TODA. Lahat kami dito naging masaya. Una-una, yung makuha namin yung pera, bumili kami ng bigas, lahat ng pangangailangan namin sa bahay, natungunan namin doon sa nakuha naming pera sa AKAP. Malaki, malaking tulong sa amin kasi hindi naman namin kayang kitain yan sa ganun-ganun kadali lang. Kaya gustong-gusto namin, yung mga ayun ang dumarating sa amin, yung mga ganyang bagay sa amin, ang laking tulong yan sa amin. Lahat sa amin, lahat ng mga kasamaan ko. Talagang walang programa noon, ganyan. Nung dumating lang si Juanco, saka nagkaroon lang programang ganyan. Hindi namin dinaras yan, matagal na kami dito. Pero walang tumungon sa mga pangangailangan namin, kung hindi si Congressman Juanco lang. Yung pagbaha, mga pagbaha dito sa lugar namin, yung hindi nalusolusyonan na maraming dumaan na mga humawak nung saman na mga namumuno, hindi natungunan. Ngayon, meron kita kaming liwanag na magiging maayos na at mawawala na yung mga problema namin dito sa mga karsada namin at pagbaha dito, kung matatapos na yung project ng Congressman Juanco. Message ko lang sa mga kasamaan ko, tiis-tiis lang, at marami ng na mga tao si Congressman Juanco na gagawa ng lahat ng problema natin, masosolusyonan na itong itong taon na ito. Pinangako nila yung mga drainage, mga dito sa pagtatayo ng sibol na number one namin, gustong-gusto namin yan. At hindi kami tumututol sa sibol. Gusto namin mailagay ang sibol. Sa mga pasero namin dito, ang inaano ko lang sa kanila, yung mga nagpapatisi kasi sa iba-ibang lugar kami. Pag galing dito, may atin ka sa Papito, yung Lipsong, kung saan-saan, sana maintindihan nila kami kasi hindi naman namin ruta yun, pero pinipilit pa rin namin silang ihatid. Sana huwag naman silang magagalit sa amin. Kasi dapat, point to point kami, dapat apply at bayan lang. Pero ginagawa namin, kinukuha na rin namin kayo para wala nang yung mga pasero na hindi sila dumoble gastos.
Kasi baba mo sa bayan, punta na naman ng ibang sasakyan, di kawawa naman. Kaya yung mga moment namin dito, mga nagsusuplad ng pasahero, sana naman eh, maintindihan nyo yung mga driver dito sa playa. Siguro wala naman akong masabi para sa sarili ko, kundi ang pakikipagtulungan ng aking mga miyembro na kung ano yung sinabi ko, hindi naman masama yung sasabihin ko, sana naman sinusunod nila. At yung iba naman, talaga mayroong miyembro talaga na may pasaway na hindi mo maiwasan talaga. Susubagin ka. Anong message mo sa akin? Sana makasama. Kung ano yung sinabi ko, hindi ko naman kayo tuturuan ng masama. Sana sundin niyo ako at iwasan niyo yung gulangan sa tornohan. Kasi kami isa na kakagulungan eh. Kaya kung maaari, mga kasama, magkaisa tayo. Total, tayo-tayo lang naman din araw-araw nakikita rito eh. Kaya dapat, ano tayo, good tayo. Ang message ko kay Congressman, Congressman, thank you very much. Malaking tulong ka sa amin. Ako, naiiyak na ako kasi pag nababakit si Congressman, kapag meron sa akin lumapit, dito, may namatayan. Please, saan baka pwede lumapit? Punta kayo kay Congressman. Lagi si Congressman tinuturo ko. Ako, Congressman Kwangko, pumunta kayo doon. Hindi kayo lalabas doon ng lukaan. Tutulungan at tutulungan kayo. May mga sakit, pumunta kayo kay Congressman. May tutulungan kayo doon. Namatay, tutulungan kayo doon. Mga kapo, yung mga maintenance nyo, punta kayo kay Congressman. Tutulungan kayo doon. Wala na ibang tutulong sa inyo, kako, kundi si Congressman. Doon lang kayo pumunta sa Boulevard. Pumasok kayo doon. May mag-a-assist sa inyo mga tao niya para makapagtulong sa kanya. Kaya kami, nagpapasalamat kami, Congressman, Kwangko, sa lahat ng tulong mo sa amin. Sobrang bait mo. Sana matagal tayong magsama-sama. Marami. Halos karamihan. Yung isang araw nga, may namatay dito. Sabi ko, pumunta ka kay Congressman Kwangko. Kako, matutulungan ka doon. Yung membro ko, isa na operahan. Pumunta siya, automatic, binigyan ka agad, pambiling gamot. May kay Kwangko. Kaya sabi ko, kung anuman problema dito sa loob, pumunta lang kay Congressman Kwangko at sigurado yung hinihingi nyo na tulong na hindi makayang ibigay ng iba, doon maibibigay nila.